tamang oras, 8:04. Importante po kasi dito ngayon na ang lahat po ng mga workplaces, pati yung mga sinihan, lahat po yan, sana po ay nakapag-prepare ho sila na gawan ho nila ng paraan na i-improve ho yung ventilation. And every candidate will have the opportunity to do whatever research they need to do in preparation for the debates because they will all be given the general topics, the general area around which the questions will revolve. Sa mga fans, 100% na tayo. Kausap na din ng Araneta. Ang protocols pa rin ay fully vaccinated. Ang papasok, kailangan nakamask ka pa rin habang nanonood. Pagsakay ng mga commuter tuwing rush hour, pahirapan sa unang araw ng pagbaba sa Alert Level 1. Daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan, bumigat na rin. COMELEC, maagang ibibigay sa mga kandidato ang mga paksa at isyong tatalakayin sa inorganisang debate sa Panguluhan sa Marso 19. Mga kandidato, makukumpleto naman kaya? Mga supply sa mga supermarket, halos masimot na sa gitna pa rin ng COVID-19 surge sa Hong Kong at pinangangambahang citywide lockdown doon. Paglikas naman sa mga Pinoy, iniutos na ni Pangulong Duterte. Persa ng Russia, umaatake na rin maging sa kabisera ng Ukraine na Kyiv. 5 sibilyan patay sa rocket attack sa isang TV tower. Unang batch ng mga Pinoy na inilikas mula sa Ukraine nakauwi na ng Pilipinas. At sa ating Sports 5, full seating capacity sa Big Dome. Papayagan na simula ngayong araw sa pagpapatuloy ng pakpakan sa PBA Governors Cup. Sa entertainment, Grammy-winning artist na si Michael Bublé nakachikahan ng News 5 bago ang launch ng bagong studio album ng Canadian crooner. Mula sa TV5 Media Center sa Reliance Street, Mandaluyong City, Metro Manila. Narito ang mga pinaka-importanteng balita na dapat niyong malaman. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Ngayon, ihahatid sa inyo ni Zarina Guevara at Ted Fayon. Ngayon, para po sa mga detalye, sumalubog agad ang mga dating problema ng mga pasahero at motorista. Kasabay po yan ang paglalagay sa Metro Manila sa Alert Level 1. Maaga pa lang ay bumper to bumper na ang trapiko sa EDSA nitong Martes. Mahabang pila rin ang tiniis ng mga pasahero, makasakay lang ng mag-rush hour ng hapon. Kaya nakalimutan na po ang social distancing. Bawal ang tayuan at may mga naninitang enforcer. Ang problema, may ilang pasaway na tsuper na sobra-sobra pa rin ang isinasakay. Pinag-aaralan na ng MMDA kung magpapatupad na rin ang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga na number coding para maiwasan po ang mabigat na trapiko. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Philippine College of Physicians Dr. Maricar Limpin na pwede naman na talagang ilagay sa Alert Level 1 ang bansa. Pero kailangan nila na mag-ingat pa rin at huwag magpakakampante para hindi magaya sa Thailand at Indonesia na may biglaang pagtaas ng kaso sa COVID-19. Importante po kasi dito ngayon na ang lahat po ng mga workplaces, pati yung mga sinihan, lahat po yan, sana po ay nakapag-prepare ho sila na gawan ho nila ng paraan na i-improve ho yung ventilation. Sana nakapag-gawin sila ng HEPA filter, iba pang pamamaraan na kung saan magaganda po yung sirkulasyon ng hangin sa loob po ng mga establishments na yan. Yan ang tinig ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin. Sa gitna po naman ng panawagang taasan ang pamasahe sa jeepney dahil nga sa walang prenong dagdag singil sa petrolyo, inihihirit po ng ibang transport groups. Ang pagtuunan daw po ng atensyon ng pamahalaan ay ang buwis sa petrolyo. Ang grupong Piston mas nais umanong suspindihin muna ng pamahalaan ang excise tax sa petrolyo para nga bumaba kahit papaano ang presyo ng krudo.
Sa panayam ng programang ito, sinabi po ni Piston National President Modi Floranda na mas maraming motorista ang makikinabang oras na mangyari ito. Hindi rin kasi nga sapat ang tinatawag na fuel subsidy. Una nga po nanawagan ang ilang grupo ng mga chauffeur ng hanggang 5 pisong dagdag sa minimum fare para makatulong na makabawi sa kanilang arawang kita. Basta gusto nating galawin ay yung pagsuspende do sa implementation nung isa-stack sa produkto ng petrolyo. Pag nasuspende ay masususpende rin yung mga pagtataas ng mga pangunahing bilihin. Uh-huh. At kahit pa paano ay makakasabay yung kinikita ng mga driver at operator at ng ating mga kapatid na mga manggagawa. Yan po ang tinig ni Piston National President Modi Floranda. Tinabla naman ng Interior Department ang reklamo ng League of Provinces of the Philippines tungkol sa pagdedeklara ng Alert Level 1 sa ilang probinsya nang hindi sila nakokonsulta. Sa panayam po ng programang ito, nilinaw ni DILG Undersecretary Epimaco Dinsing na hindi talaga nakonsulta ang ibang mga gobernador. Ginamit kasing basihan ng IATF ang mga matrix sa pagpili ng mga lugar na ilalagay sa tinatawag po nating new normal. Paliwanag ni Dinsing, hindi na raw nila kinonsulta ang mga LGU dahil alam naman na nila kung ano-anong mga lugar ang naabot ang herd immunity. Base na rin sa datos ng COVID-19 na isinubmit mismo ng LGU sa national government. Yung case classification, stando na ho. Kaya nga itong mga proseso natin wala nang appeal kasi klarong-klaro ho yung metrics na ginagamit. Bago kasi mag-qualify ka sa Alert Level 1, kailangan 70% ang inyong target population at 80% ng seniors ay nabakunahan na. At na-reach na po ito ng NCR at ng 38 LGUs po. Yan ang tinig ni DILG Undersecretary Epimaco Dinsing. Samantala, idinidinsing na walang LGU ang hindi handa bago nila inilagay sa Alert Level 1. Sinunod daw kasi nila ang lahat ng parameters. Kaya kumpiyansa silang mapipigilan ng surge ng mga kaso kahit malapit na ang eleksyon. Hindi ko rin alam yung word na hindi pa handa. No? Kasi kapag ang isang sa mga basihan talaga natin din yung case data. Hindi natin sinasabing wala ng COVID. Sinasabi lang natin, pwede na tayong mamuhay ng normal, pero kailangan pa rin natin ng certain health protocols na ginagawa under Alert Level. Yan po muli ang tinig ni DILG Undersecretary Epimaco Dinsing. Alas 8:12 na ang ating oras ngayon. Magiging lingguhan na lamang daw ang paglalabas po ng COVID-19 case bulletin ng Health Department simula sa Lunes, Marso 7. Gagawin na lang ito tuwing Lunes ng alas 4 ng hapon. Magbabago na rin ang datos sa naturang bulletin sa halip ng mga new cases o bagong kaso bilang ng mga severe at critical cases na lamang ang ilalabas. Ganoon din ang porsyento ng mga na-ospital. Ayon sa DOH, ito'y paghahanda sa pag-transition o pagkakaroon na natin ng tinatawag na new normal. Ipinag-utos naman ng Pangulong Duterte ang agarang pagpapauwi sa mga OFW na lubos na apektado ng COVID-19 surge sa Hong Kong. Kasabay niyan, tiniyak ng Pangulo na nakatutok ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at paglalaan ng isolation facilities para sa mga kababayang patuloy na nakikipaglaban sa virus. Sa huling tala ng Philippine Consulate General sa Hong Kong, nasa 190 ang mga OFW na tinamaan ng COVID-19. Ayon kay Labor Attaché Melchor Dizon, 16 sa kanila ang nakarecover na. Sa report naman na natanggap ng DFA, nasa higit 40 Pinoy na tinamaan ng COVID-19 ang nananatili lang sa mga parke matapos sibakin ang kanilang employer. Kaugnay po niyan, nagbabala ang Hong Kong Labor Department sa mga employer na maaari silang pagmultahin ng hanggang 100,000 Hong Kong dollars. Ito ay kapag napatunayang sinibak nila sa trabaho ang mga OFW na nagpositibo sa COVID-19. Dahil naman sa surge doon, nasaid na ang mga paninda sa ilang supermarkets matapos mag-panic buying ang mga taga-Hong Kong. Kasunod po yan ang anunsyong mandatory COVID-19 testing sa March 17 na pinangangambahang mauuwi sa citywide lockdown. Nanawagan naman si Hong Kong Chief Executive Carrie Lam sa kanila na huwag maalarma. Oh, 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 bilang Pilipino.
at para umano. Maging patas sa lahat ng kandidato, handa ang COMELEC na ibigay ng mas maaga sa kanila ang mga paksa at isyung tatalakayin sa inihahanda nilang debate sa Panguluhan ngayong pong Marso 19. Ito'y bunsod ng kahilingan ng kampo ni Mr. Ferdinand Marcos Jr. na gusto niyang malaman ang format ng debate, pati mga isyung pag-uusapan bago niya kumpirmahin kung siya'y dadalo. Pero sabi po ni COMELEC spokesperson James Jimenez, general topics lamang ang ibibigay nila at hinding-hindi ipapakita ang eksaktong mga tanong. Dagdag pa niya, hindi bago ang ganitong guidelines sa COMELEC debate dahil nagawa na ito noong nakaraang halalan. And every candidate will have the opportunity to do whatever research they need to do in preparation for the debates because they will all be given the general topics, the general area around which the questions will revolve. In any debate, even in the Pilipinas debates that we held in 2016, we did inform the campaigns about the general topics to be discussed. Hindi naman ito revalida, okay? Hindi ito everything under the sun and bahala na kami kung anong itatanong namin. Hindi ganoon. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Sa kabila po ng pahayag ng COMELEC ay hindi pa rin nakakasiguro o sigurado na sasama sa debate si Marcos habang hinihintay pa rin niya ang format ng debate. Nais din po nilang makausap muna ang ibang mga kandidato kaugnay nito. Sabi ho naman ni Manila Mayor Scott Moreno, natanggap na niya ang sulat mula sa kampo ni Mr. Marcos pero hahayaan na lamang niya ang COMELEC ang magdesisyon. Kung si Ka Leonie de Guzman naman ang tatanungin, kailangan lamang bantayan ang posibilidad na may mag-leak ng mga tanong na gagamitin sa naturang debate. Samantala mga kapatid, pasadahan po natin ang mga balitang kampanya. Habulin ang hindi pa naibibigay na ayuda. Yan po ang sinabi ni Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson sa nasa 200 TODA members sa pag-iikot nila sa Candelaria, Quezon. Yan po ay matapos sabihin ng mga tricycle driver na hindi pa nila nakukuha ang kanilang bahagi sa 5.58 billion pesos na pondo para sa mga tsuper sa ilalim po ng Bayanihan 2. Sakaling manalo, pangako ni Senator Ping ay maayos na maipapatupad ang batas kabilang po ang pagbibigay ng ayuda. Dumalo naman sa General Assembly ng League of Municipalities si Presidential Aspirant Bongbong Marcos kung saan tinalakay ang pagbangon ng bansa mula sa pandemya. Sa isang ambush interview, sinabi ni Marcos Jr. na walang dahilan para magkaroon daw tayo ng stand o paninindigan hinggil sa nangyayaring gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Anya, wala naman daw kinalaman ang Pilipinas sa sigalot ng dalawang bansa. Mainit namang sinalubong ng kanyang mga taga-suporta si Vice President Lenny Robredo nang makibahagi sa pagdiriwang ng 27th Cityhood Anniversary sa Muntinlupa. Bago nito, nakipagdialogo rin si VP Lenny sa religious leaders ng Diocese of Novaliches. Dito po ay nanawagan siyang tulungan siyang sugpuin ang fake news. Umaasa naman si Robredo, sa kabila ng mababang ranking sa survey, makakahabol pa rin siya sa tulong ng mga dumaraming volunteers at support groups. Halos 3 talampak ang taas na po naman ng mga patong-patong ng mga pabahay forms. Ito ho naman ang ibinibida ngayon ni Senator Manny Pacquiao nang siya humarap sa media kasabay po ng kanyang pag-iikot sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Pagmamalaki ni Pacquiao ang lahat ng mga nakalista rito, ang una nilang kokontakin para bigyan ng sariling bahay oras na siya maupo bilang Pangulo. Pagkatapos po naman sa Bulacan, siya ay nagtungo po sa Barangay 171 sa Caloocan kung saan dinumog siya ng kanyang mga taga-suporta. Kaya panawagan niya sa COMELEC, luwagan na ang restrictions sa pangangampanya gayong nasa Alert Level 1 na ang maraming lugar sa bansa. Sa Malabon naman, umarangkada ang kampanya ni Mayor Isko Moreno. Matapos ang courtesy call kay Mayor Lenlen Oreta, diretsyong nag-motorcade ang grupo ng Aksyon Demokratiko. Kansilado ho ang pag-iikot ni Isko sa Caloocan matapos bawiin naman ng Caloocan City Hall ang kanilang permit. Pero pagliliwanag po ng Caloocan City Hall, hindi raw po
politically motivated ang pagbawi sa permit ni Moreno. Hindi raw kasi nagkasunto o hindi na doon nakasunod ang kanilang grupo sa mga requirements, kabilang dyan ang go signal mula sa MMDA. Ating magugunita na ang kandidato po naman na tumatakbo doon, kalaban po ng kasalukuyang gobyerno doon, ay kapartido ni Isko. Habang hindi ho naman nakikot si Calliodi kahapon para mangampanya, pero kanya pinaunlakan ang imbitasyon ng civil organizations na pasig libre para maibahagi niya ang kanyang plataforma. Sa isang pahayag, tinabla ni De Guzman ang pahayag ni Trade Secretary Mon Lopez sa pagtutulak nito ng full workforce sa lalim po ng Alert Level 1, lalo pat nasa pandemya pa rin ang Pilipinas. Susunod, pag-atake ng Russia sa lungsod ng Kharkiv sa Ukraine, nasa 11 po ang patay, 5 sibilyan patay naman sa pambobomba sa lungsod ng Kyiv. At US President Joe Biden pangungunahan ang special summit sa White House kasama ang mga leader ng Timog Silangang Asya. Yan at ilang pang importanteng balita. Abangan! Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Tamang oras, 8:23. Sa iba pang mga importanteng balita. Nasa ika-anim na araw na ng madugong bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa capital city na Kyiv, 5 ang kumpirmadong patay matapos bombahin ng Russia ang isang television tower. Nakunan pa sa video ang pagsabog sa tore kung saan mabilis itong nilamon ng apoy at maitim na usok. Ayon sa mga otoridad, puro mga naglalakad na sibilyan sa labas ng tower ang nasawi sa pagsabog. Pero hindi naapektuhan ng pagsabog ang operasyon ng TV station doon. Hindi naman bababa sa 11 patay habang 35 ang sugatan matapos bombahin din ng Russian missiles ang syudad ng Kharkiv sa northeastern Ukraine. Inasinta ng Russia ang ilang government buildings pati ang ilang residential apartment. Nadamay din sa pag-atake ang blood donation center sa lungsod, kaya nasugatan ang ibang nagdo-donate lamang ng dugo. Dapat daw munang itigil ng Russia ang pambobomba sa mga lungsod sa Ukraine bago simulang muli ang usapin po ng ceasefire. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, mahirap umupo para makipag-usap habang umaali-aligid sa kanyang mga lungsod ang eroplano ng bobomba. Hinikay din po ng naturang Pangulo ng Ukraine ang North Atlantic Treaty Organization o NATO na magpatupad ng no-fly zone para mapigilan ang pag-atake ng Russian Air Force bilang preventive measure. Dagdag pa ni Zelensky, kung hindi pa handa ang NATO na tanggapin ang Ukraine bilang miyembro, dapat man lang bigyan ito ng security guarantees ang kanilang bansa. This means that we have our territorial integrity, that our borders are protected. We have special relations with all our neighbors. We are completely safe, and the guarantors that give us security, they guarantee this legally. To sit behind the table, the sides have different positions, one that wants to put pressure, one that doesn't want to reach an agreement. We are for dialogue, yes, but the least that must happen is the bombardment of people must stop. Yan po ang sinaling pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nanawagan po naman ang humanitarian agencies ng UN sa mga miyembro nito ng tulong para sa mga apektado nga ngayon ng gera sa Ukraine. $1.7 billion o katumbas ng 87 billion pesos ang kakailanganing salapi para bigyan po ng ayuda ang higit na 670,000 mga refugees. Sa gitna po naman ng UN General Assembly, binasa ni Ukrainian UN Ambassador Sergey Kiliitsa ang text message mula sa isang namatay na sundalong Ruso sa kanyang ina. Anya, nahihirapan din daw sila sa kanilang sitwasyon lalo pat may mga sibilyang nadadamay sa kanilang opensa. Ito'y bunsod nga ng panawagan. At pagkatapos nito ay ang kanyang panawagan sa Russia. You have to imagine next to you, next to every nameplate of every single country in this General Assembly, more than 30 souls of killed Russian soldiers already. Next to every name of the every single
country in this assembly. 30 plus killed Russian soldiers. Hundreds of killed Ukrainians. Dozens of killed children. And it goes on and on and on. Yan po ang tinig ni Ukrainian UN Ambassador Sergei Kilitsa. Sa kabila po ng tumitinding bakbakan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, marami pa rin daw mga Pilipino doon ang ayaw lumikas o umuwi po sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang repatriation sa mga Pinoy. Kagabi, dumating na sa Maynila mula Poland ang unang batch ng 13 Pinoy na lumikas po mula sa Ukraine. Pero sa mahigit 300 Pinoy doon, nasa 141 pa lang ang fully accounted ng DFA. Marami sa mga Pinoy ang undocumented. Sa ngayon, nasa 15 lang daw ang nagsabing gusto na nilang umuwi ng Pilipinas. Marami raw kasi sa mga Pinoy doon ang gusto lang lumikas pero ayaw bumalik sa bansa. Habang ang iba, nakapangasawa na ng Ukrainian at may sarili na ring pamilya. Wala tayong documented worker sa sa Ukraine because most if not all of them are undocumented because we stopped deployment in 2014. So yung mga sila, wala talaga sila. I mean, they are in an irregular status. So usually you have to get their consent. Kaya nga konti lang talaga di ba? Kaya ang DFA yung humahawak nito dahil yung iba estudyante, yung iba naman teachers, may teachers, pero pinakamarami household service workers. Yan ang tining ni DFA Undersecretary Sara Lou Ariola. Ang sabi nga po dyan ni Secretary Bell, yung mga direct hire daw po yung iba doon na nakapag-asawa na ho ng mga Ukrainian. Nagsagawa ho naman ng pagpupulong si Pangulong Duterte para nga pag-usapan ang sitwasyon sa Europa. Sa video ho ng RTVM, makikita ang Pangulo kasama ang mga miyembro ng gabinete at mga mataas na opisyal ng AFP at maging PMP sa pulong sa palasyo. Ayon sa Malacanang, pinag-usapan ang mga posibleng senaryo na maaaring makaapekto sa Pilipinas kung magtatagal pa ang gera ng Russia at Ukraine at umabot din sa iba pang mga kaalyadong bansa. Kabilang din po sa tinalakay ang balakin sa seguridad at pagdidepensa, ekonomiya at pakikipagkalakalan. Ganoon din ang mga hakbang at programa para hindi masyadong maramdaman ang epekto ng sigalot ng dalawang bansa. Sa ngayon ay wala pang nilalabas na detalye ang palasyo sa partikular na natalakay sa pulong kagabi. Meron pong national security implications din po ito. Yung pag-uusapan na very sensitive topic, which is yung sitwasyon sa Ukraine at paano po itong magkakaroon ng impact sa ating bansa. Ang tinig ni spokesperson Carlo Nograles. Pangungunahan ni US President Joe Biden ang isang special summit kasama ang mga leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Gaganapin sa White House ang pulong mula March 28 hanggang March 29. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin dito ang military takeover sa Myanmar, climate change, mga investment at infrastruktura at ang patuloy na pagbangon mula sa pandemya. Una nang idineklara ng administrasyon na isa sa mga pangunahing focus nito ang Indo-Pacific at ang kompetisyon laban sa China. Sa kabila po yan ang gulong nangyayari ngayon sa Ukraine. Alas 8:30 na! 8:31 to be exact. At muli abangan! PBA fans, abay pwede nang dumagsak sa 2021 PBA Governors Cup. Kasabay nga po ng pag-uumpisa ng Alert Level 1 sa Metro Manila. At back-to-back na Grand Finals ng Singaling sa Manila Metropolitan Museum, kasado na. Walang bibitiw mga kapatid dahil magbabalik pa rin ang... Sino yung sexing yun? Ito nyo, spot niya agad yung balakang ko. Sino yung sexy na yun? Nasa gitna, no? Ha? Ayos ba? Hindi ko pa alam, sir. Di ba nga? Magbabalik po tayo, walang BBTO, dito pa rin sa Radyo 5 Network News. At ngayon, ang ating po namang sports news, abay, papayagan na po muli ang 100% na capacity sa Smart Araneta Coliseum para po sa ating PBA Governors Cup.
Ito ay busog nga po ng ating Alert Level 1 status sa Metro Manila. Pero kailangan pa rin pong magpakita ng inyong vaccination card at sundin po ang mga protocol. Sa bago po namang presyuhan ng ticket, nakakahalaga po ang bawat isa ng 40 hanggang higit 600 piso depende po sa pwesto. Mamaya po, magbabalik ang PBA Games matapos nga pong bigyan daan ang Asian Qualifiers ng FIBA World Cup. Alas 3 ng hapon, ang laban ng Northport versus Blackwater. Itong Northport, ano to ha? Giant Slayer ito ha? Ang tinalo nito, mabibigat. Magnolia Hot Shots at Meralco Bolts, yung mga wala pang talo, ang nagbigay ng talo, ang Northport. Eh, Blackwater. Ang Blackwater po ay... At mamaya po naman, alas 6 ng gabi, ang Meralco. Bah, ang pareho pong leading ngayon. Meralco at Magnolia Hot Shots. Live po naman yan, syempre ba? Sa One Sports. At sa TV5 at 92.3 News FM. At ito ho, 92.3 News FM. Ito po si Bossing Willie Marcial. Sa mga fans, 100% na tayo. Kausap na din ng Araneta. Ang protocols pa rin ay fully vaccinated. Ang papasok, kailangan nakamaska pa rin habang nanonood. Yan po nga ang tinig ni Bossing Willie Marcial. Apo, Bossing, nanonood kami ha. Sa championship. Opo. Okay. Okay. Ito naman sa oras na 8:36. Ito na siya. Manood kayo ha. Manood kayo. Sa balitang entertainment, okay, mga kapatid. O, ito muna yung kamukha mo. Kaboses mo ito eh. Pag kumakanta ka. Sino? Nagbabalik sa music scene ang Grammy-winning artist na si Michael Bublé. Nakaka-LSS o Last Song Syndrome ang bago po niyang awitin na I'll Never Not Love You. Aww. Ito ang sequel ng Grammy-winning singer sa kanyang 2009 hit na Haven't Met You Yet. Parehong tampok po sa dalawang music videos ang kanyang misis na si Louisiana. Nakatakdang ilabas na pala si Michael Bublé. Nakatakdang ilabas ni Bublé ang kanyang 11th studio album na Higher on March 25. Ito ang kauna-unahang album niya matapos ang mahigit 3 taong hiatus para alagaan ang anak na mayroon pong cancer. Alright, ngayon naman. Or even work it. And then, you know, before that, I had come out of, you know, my son and just taking care of my family. I don't know if I was ready to come back. I was still hurting. And now I feel so good. And I'm so good in my heart and satisfied that I felt so open and so happy to make hopeful and beautiful music. And I felt like I needed it. He made the right decision of choosing his family over his career. Alam mo mamaya, text ko to. Itong si Michael. Yun na nga. Siguro baka nagbago ng number. Paano niya na-interview? Ah, syempre sa News 5 yan. Oo nga. Kasi pala eh, noong ko pa tinatawagan to eh. Hindi ako sinasagot. Pero ito, mga kapatid, mapapanood niyo po ang buong panayam ng News 5 kay Michael Bublé sa News 5 Facebook page. Ah, okay. Samantala, sige. Double time naman sa paghahanda para ito, sa Grand... Ito, panoorin niyo to. Panoorin niyo to ha, sa mga may television o kaya sa YouTube po, o kaya sa Facebook. Panoorin nga, double time po sa paghahanda para sa Grand Finals. Pero ngayon ko lang pala na pagtanto si Gus Abelgas pala, nasa atin na, no? Hindi yun si Gus Abelgas, si Kuya Ray Valera yun. Ay, sorry. Akala ko ikaw talaga. Akala. Si Kuya Ray Valera yun. Oh, may nag-text nga din sa akin eh, kanina. Oh, si Kuya Ray yun, hindi yun si Gus. Si Dimple itawa ng tawa. Kaya nga, iba yung tawa ni Dimple, narinig ko yung halakhak dito. Oh. Ito na nga, double time po sa paghahanda para sa Grand Finals ng Singaling sa Manila Metropolitan Museum. Sa unang pagkakataon. Akala ko, nalipat na yung soko dito. Oh, ang ganda, di ba? Mabuti, hindi ka tinanong kahapon. Ang ganda, oh. Tignan mo yung met. Hindi, ako, mabuti, hindi ka tinanong kahapon, Chacha. Oh. May namatay ba? Hindi naman. Ang kulit nga ni Sir Ray Valera. Okay. Alam mo, naalala kita nung kausap ko siya. Kasi makwento rin talaga itong si Sir Ray Valera. Ito na nga. Sa unang ano naman kinalaman na makwento? May namatay ba? Makwento ka rin, di ba? Pareho kayong makwento.
Si Sir Ray, makwento. Ikaw, makwento. No comment ako. Oh. Eto na nga, sa unang pagkakataon, aariba po ang unang back-to-back grand finals ng first at original award-winning karaoke show sa buong Asia. Para sa songwriting legend at isa sa mga juke bosses na si Ray Valera, mission accomplished po itong maituturing. Mm-hmm. For the first time in a long time din kasi, o 25 oh, years. Si 25 Gus. Years to be exact. Magbubukas po muli. Pero mas mababa waistline niya. Okay, Kuya Gus. Okay, go. Ayun nga, for the first time in a long time, or 25 years after, magbubukas po muli ang Metropolitan Theater. At ang Singgaling at Singgaling Celebrity Edition, ang first TV show na magkakaroon ng back-to-back-to-back grand finals sa Metropolitan Theater. Pwede nang bumoto mga kaawit-bahay via Facebook Messenger ng libre matapos makipag-tie up din ng TV5 sa Meta Facebook, ang bongga. At libre po ang pagboto ha. Kasi di ba usually, pagboboto mo yung paborito mo, may bayad na 250. O, sino dito yun? Sa Radyo 5, libre po ang pagboto gamit ang inyong Facebook Messenger. Okay, go ahead. Eto, mapapanood niyo po ang Grand Finals on March 12 sa Metropolitan Theater. Hindi ko lang sure kung pwede na ang audience. Uh-huh. Excited okay. po ako. Sige. So, ikaw ang inaantay nila for the season 2 ng Singgaling. At batiin natin, na-meet ko kahapon si Ma'am Belay of Signal TV. Magandang umaga po, Ma'am Belay. Hello po, Ma'am Belay. Good morning po. Sabi niya, lagi siyang nakikinig at nanonood sa atin. Sabi niya, kunin ko ang number mo, magpapabati ako sa inyo. Ay, salamat po na marami, Ma'am Belay. Opo. Kumusta naman? Okay na okay si Ma'am Belay. Ang sabi niya nga, kailan kaya si Ted magigest sa Singgaling? Kasi naririnig ko kumakanta siya sa show niyo. Ma'am Belay Cantiveros. Ay, sorry. Hindi Belay Cantiveros. Belay Cantiveros. Hindi. Padilla yata yon, Isabela. Belay Cantiveros. Sira ulit si Erwin. Hindi Cantiveros ang apelido ni Ma'am Belay. Hindi. Okay. Si Ma'am Belay ng Signal. Okay. At iyon ang pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. Mga kapatid, manatili po kayong nakatutok dito pa rin sa Radyo 5. Sa Mega Manila, it's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.3 FM. Sa Tacloban, ay kamo pa uwat ha, 104.7 Caboses Radio News FM. 99.9 Caboses Radio News FM sa Ormoc City. At tayo po'y live sa 1PH, sa Signal TV, Facebook Live na Radyo 5 at sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. At sa ngalan pa rin po ng ating mga writers and producers, Jen Aldar, Christian Mitra, Paul Catada, Ruby Ann Balingit, Clarissa Bambo, at Director Bingo Crehensia, at Executive Producer na si Tony Castletort. Muli, maraming salamat po at magandang umaga, mga good morning, kapatid! Good morning.